Ang nakagisnang kong industriya talaga rito, dito sa San Antonio. Paggawa ng gitara, ako na, inganyo ako na. Gusto ko matuto ko nito. Ako po si Dante de Guzman, 60 years old, na taggagawa ng bandurria dito sa San Antonio, Guago, Pampanga. Siya maaga siyang magtrabaho. Minsan, 6 o'clock, start na siya ang trabaho. Ako si Oli Bandilla, 50 years old, kasalukuyang may-ari at manager ng Bandilla Musical Instruments Company. Itong gagawin ko po ngayon ay umpisa ng paggawa ng bandurria at paglalapat ng harapan ng palaw China. Yung paggawa ng gitara, nagsimula ito noong 1900. Ako si Remy Kapate, 77 years old. Ako ang nanaliksik sa kasaysayan ng paggawa ng gitara dito sa San Antonio, Guagua, Pampanga. Si Apong Victor Bacani ay may naging kaibigan na isang sundalo, Kastila. Nung umalis na yan, iniwan yung kanyang gitara kay Apong Victor. Inuwi niya rito sa San Antonio. Pinagkakalas niya yung gitara, pinag-aralan kung paano nagkakaroon ng tunog at kung paano may tama yung tono. Hanggang sa mapag-aralan niya na kumuha na siya ng mga nagtatrabaho. May nagsasabing nauna raw yung Cebu. Pero dito, 1900 pa. Grade 3, nag-practice na ako ng gumawa ng gitara. Nakita ko yung pinsan ko na gumagawa. Kuya, sabi ko, turuan niyo ako. Sabi ko, kahit na wala sawod, matuto lang sana. Unang panahon na paggagawa namin ng gitara, nagtitisis kami ng manumano. Pagod na pagod, tapos wala ka sawod. Yun ang pinagtiisan ko noon. Dinugtugtungan ko to para makuha ko yung laki sa puwitan ng bandurya. Nung binata pa si tatay, ang kapatid kong barkada niya, tatrabaho na sa gitara. Nagkasama sa trabaho yan. Dahil magkaibigan sila, lagi siyang nasa bahay namin. Nagkalapit kami. Ako po si Alicia De Guzman, 59 years old, asawa ni Dante. Tatlong taon kong nililigawan yung asawa ko. Tapos nag-schedule ako ng ikakasal na kami, July 4. Eh, laki ng budget hanggang dito. Ang saya-saya. Buhat-buhat ako ni tatay. Sinakay niya ako sa bangka. Tapos lumabas kami ng kalsada. Sinakay ako dun sa karwahe. Hanggang dun sa kabutang simbahan. Itong pinaka-ray sa loob, baral. Dapat kurbado-kurbado to. Kasi nga kontra yuko. Yan ang pampatibay sa gitara. Matibay to. Kahit bumaksak ito, hindi mawawasak. Dito na nung lawan, eh. Pag nabaksak yun, sira na lahat. Hindi tayong gumuwit. Ang hugis nito ay bandurya. Yung dati nilang pattern, pinalitan ko na lahat yun. Hindi ganong maganda yung shape ng mga ginawa nila noon. Pag binigay ko sa kanya yung sukat, gagawa siya ng molde niya. Magaling siyang gumawa ng mga ano yun, ng mga gamit niya. High-tech na ngayon, puro makina na yung ginagamit. Mabilis na yung trabaho ngayon. Noon, talagang mura na yung sahod mo, matagal pa yung trabaho. Kaya halos hindi yung masenso yung mga tao noon. Limang piso ako, dalawa na yung anak ko. Alam mo, yung overtime ko, magdamagan pa. Pag nagsimula ka sa pamilya mo, lalo na pag gitara lang yung trabaho mo, lahat ng hirap, dadanasin mo. Tapos naalaman ni Bandilla na marunong ako. Eh, nung minsan, naharang ako niyan. O, pwede ka ba magtrabaho sa akin? Magkano yung sahod mo daw? 5 piso lang. Sige, babayaran kita ng 23.50. Pumahig ako. Tinuruan ng tatay ko sila gumawa ng rondalla instruments. Yung gitara, iba ang ugis niyang pagganan nito. 6 lang ang kwerdas noon. Hindi tulad ng bandurya. 14, malakas humila, kaya kailan kinakapalan namin ng konti ito. Pag wala akong trabaho, yung pamamaril ko, ginagawa ko rin racket yan. Pagkalipas ang 4 na buwan na wala akong trabaho kay Bandilla, nakahanap na ako ng trabaho dito sa mga bilyara sa mga pinsang ko. Ang negosyo ng bilyara noon, malakas ang kita. Talagang sobra-sobra yung kinikita mo sa pamilya mo. Nag-ipon ako sa bangko. Yeah, dahil marunong siya sa trabaho. Kahit sa factory lang sana, no? Kahit dito lang sa loob. Parang ano, may problema. Parang may sabit. Hindi namin nabili. Pagkakamali ng asawa ko, nagbibigay siya ng 100,000. Hindi niya kinuha yung papeles ng lupa. Ayun, dahil hindi namin nakuha yung lupa, sama ng loob ko. Hayaan mo, nakako. Talagang ganun. Hindi pa siguro para sa amin. Biglang natigil mga bilyaran. Korea. Yun ang pumasok. Sabi ng manager ko, Kuya Dan, hinto muna tayo. Ang tumakbo sa isip ko noon, parang ayoko nang lumabas sa daan. Maghanap ng trabaho. Tulungan na lang kaya kita, sabi ko sa asawa ko. Naging cutter lang ako sa paggupit ng ano, ginagawa ng bag ng asawa ko. 7 taon ako hindi nagtatrabaho. Tinutulungan ko lang ang asawa ko. Napunta si manager doon sa harapan namin, nakikipagkwentuhan. Oh,
Kumusta na? Wala ka ba bang trabaho? Wala, boss. Doon inahalok ako ng trabaho ni Bandilla. Hindi ako nagmataas ng ano sa kanya. Sinunggabang ko dahil na kailangan ng mga pamilya ko yung... Ito, itong sinatawag nila sobre. Para yung sobring lalagyan na sulat. Eh, di ba, may design sa sulok, gilid yun, pag anong-ganong nga. Ito ang nagpapaganda sa gitare. Ito ang pinaka-brace sa gagawin nating bandurya sa katawan niya. Ito ang pampatigas, kaya pinaka-makapal to. Ito ang pinagkaiba nung amin. Magkabila, hindi dikit. Pero yung sa kanila, ito, idedere, ganyan lang yung sa kanila. Walang kurbado yung sa kanila. Abang kurbadong ganyan, tumitiba yung gitara. Kasi may lumalaban eh. Magkabila, nakaganyan yan, lumalaban. Lahat ng gumagawa alam yan, kaya lang, ewan ko kung anong na-invento nilang ginagawa ngayon. Bigla nilang inalis yung karapatan ng isang gitara sa mga materials sa loob. Ito, malaking perwiso sa San Antonio nito eh. Dapat sana sa Pilipinas na lang yung anak boy na yan, hindi yung sa China. Nung mag-boom ang China, umina talaga. Kasi ang tirada nila, siyempre, yun nga, sa halaga. Hanggang ngayon, di naman natigil. Pagkaiba kasi ng mga China, maganda ang pintura, maganda ang kintab, mura pa. Makinang na makinang kasi yung ginagamit nila, chemical diamond finish. May namatay na dito sa mga diamond finish, tatlo na yung namatay. Pag pumasok sa baga mo kasi yun, parang laso. Pero yung sinabi kong alalangad sa inyo, talagang iiwasan ko yun. Ayaw ko. Yung alalangad, malutong sa gitara yun, kaya lang matunog sa gitara. At maganda yung aspin nun. Ayun, masakit sa pangamoy at sa loob ng katawan mo. Parang may rases ka sa katawan. Malalaki pa nga, sinlaki ng mais eh. Yun ang masama doon sa alalangad. Ay, yung kapatid ko yan. Ang kasaysayan ng kapatid ko noon, puro alalangad ang trabaho niyan. Sabi ko, ba't din paintuan yan? Eto pinapagawa ng manager eh, dito kumikita. Nagkaroon siya ng anong bukol dito? Palaki ng palaki, gumagano, no? Namatay yun, kalong-kalong kung pagano sa ospital. Kami lang dalawang lalaki magkapatid, mawawala pa siya. Hanggang ngayon, nararamdaman ko na yun sa loob ko, sabi ko. Di ko matanggap kagad-agad yan. Ito ang pinaka-side ng bandurya. Dito sa amin, bago ka mamatay, papasa na sa mga anak mo. Ay, yung kaalaman nila. Matagal ang paghihirap ko sa gitara. Kaya ayaw kong ipasa. Kaya pinipilit namin sa mga pamilya namin. Patatapusin namin sila, pati mga puko. Gusto ko matapos sila kahit torture lang. Anto, pantay na pantay ito. Yung mga ginagawa kong bandurya, malayo na rin narating. Singapore, Hong Kong, Malaysia. Sa gitara naman, napupunta na sa Amerika. Ito yung mga gawa ni Kuya Dan na ano, na special. Oh, ito, natapos ko na yung binuo ko. Patutuyuin ko muna ito. Bukas ko na lang kakalasin yan. Ito, masela ng konti itong dinalagay kong ito. Dinidikit ko na itong press bar. Hindi pag-isip, matang ginagamit ko dyan. Pag ito, sabi ko, lumabuto. Wala na akong katangin sa paggawa ng gitara. Hindi, parang hindi ko na nakikita. Ayoko yung pagdating ng araw na may tinapos ako dyan. Kine-check nila, may problema. Hanggat maaari, kung kaya ko pang pagandahin yung trabaho ko, pagagandahin ko. Eh, matagal dyan. Irarabing na naman, pakikintabin na naman sa press drill na naman, sa makina, ginaganong-ganon na naman yun. Irarabing na naman ng manumano yun. Kamay na naman. Tingnan nyo ang dami, oh. Hindi sarado. Nakikita nyo? Marami, oh. At ikumpara natin sa mga na-barnis nila. Ato rin malangi yung may barnis kito. Pero wala silang makita, oh. Tingnan mo. Wala ka nang makita. Yan ang ano, depresya dito. Dapat lahat ng ginagawa mo, sa umpisa pa lang, kung pwede lang, pagandahin mo na lahat. Hindi ko muna kapagbuo ka na ng gitara, kahit pangit, yayariin mo pa rin. Ay, hindi. Paano na ipagmamalaki yung trabaho nila? Sa tingin ko, deserving naman siya maging local legend kasi magaling yung craft niya, magaling yung kamay niya, at magaganda yung mga produktong nagagawa niya. Kung pwede nga lang, no? Gusto ko lahat ng mga ginagawa ko, pag nilabas ko yan, pinakamaganda sa lahat. Ako hindi pa naman maituring na alamat ang sarili ko eh. Yun ang gusto ko, ang pangarap ko. Magiging alamat din ako na darating ang araw. Yun ang pangarap ko sa buhay.